Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, $500 million na military aid handog ng US sa Pilipinas para sa defense modernization. Top defense at foreign affairs officials ng US bumisita sa Pilipinas para sa isang ministerial dialogue. VP Sara Duterte nagpasalamat sa supporters matapos tanggalan ng security personnel. At ad agency na nanguna sa Hill Tulog Campaign humingi ng paumanhin sa pamilya ni Hill Puya. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Makatatanggap ang Pilipinas ng $500 million na military aid mula sa Estados Unidos, kasunod ng pagbisita ni U.S. Secretary of State Antony Blinken at ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa Maynila. Ayon sa U.S. Department of Defense, ang nasabing foreign military financing ay aprobado sa bisa ng National Security Supplemental na ipinasa ng kanilang Congress. Inaasahang makatutulong ito sa umaarangkadang modernisasyon ng depensa ng Pilipinas. Samantala, bumisita ang mga opisyal ng U.S. sa Malacañang kaninang umaga. Sinalubong ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng ilan pang government officials kung saan napag-usapan ang tumitibay na alyansa ng Pilipinas at US sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Nasa Pilipinas ang US officials para dumalo sa 4th Philippines-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue o 2+2 Dialogue na dinaluhan naman ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Camp Aguinaldo ngayong araw. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga sumusuporta at nagboluntaryong mapabilang sa kanyang security team matapos itong tanggalan ng Philippine National Police o PNP ng ilang security personnel. Sa isang pahayag sa social media, pinasalamatan nito sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, PNP at AFP personnel at ang mga ordinaryong Pilipino na nakahandang tumulong sa kanyang seguridad. Paliwanag pa ni VP Sara na hindi na kailangan mag-ambag ng pera ang mga tao para sa kanyang security personnel at tanging hiling lang nito ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Bago pa ang pahayag ng Vice Presidente, una nang naglabas ng panawagan si Senator De La Rosa na humihingi ng tulong sa mga dating miyembro ng PNP at AFP na magboluntaryo bilang security personnel ni Duterte. Samantala, isiniwalat naman ni Senator Go na nauna siyang tinanggalan ng PNP ng mga personal na security bago patanggalan si VP Sara. Panawagan naman ni Senator Go sa hanay ng pulisya na manatiling tapat sa kanilang serbisyo at huwag magpagamit sa anumang political agenda. Humihingi ng paumanhin ang advertising agency na nanguna sa kontrobersyal na Hill Tulog campaign para sa isang health and wellness brand. Sa inilabas nitong statement ngayong araw, sinabi ng agency na gigil na batid nito ang issue na idinulot ng kanilang campaign sa kabila ng pagkakagawad sa kanila ng kinakailangang permits and clearances. Personal na rin umano silang nagpaabot ng dispensa sa Puyat family at nagpahayag ng respeto sa legasya ni dating Senate President Hill Puya. Noong nakaraang linggo na nag-viral sa social media ang pagpapalit ng signages ng Hill Puyat Avenue at ginawang Hill Tulog Avenue na parte ng promotion ng brand na Wellspring. Agad din itong ipinatanggal sa bisa na rin ng utos ni Makati Mayor Abby Binay. Kasunod nito ay nagreklamo na sa Ad Standards Council of the Philippines ang pamilya Puyat at humihiling na masuspinde o maban ang naturang ad agency. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.